Sa ibang balita, tataas po ang suggested retail price ng ilang brand ng gatas simula sa Hulyo. Nananatili namang mataas ang presyo ng manok at baboy sa palengke. Saksi si Julio Segovia. Ang epekto ng klima sa pag-aalaga ng mga manok nitong tag-init, dama pa rin sa mga palengke kahit tag-ulan na. Mahal pa rin ang hanggang 20 pesos ang kilo ng manok, na malamang, supply pa rin ang mga alagang pinalaki nung nakaraang buwan. Tinatayang dalawang buwan pa bago maging handa ang mga supply na laki ngayong tag-ulan. Hanggang 30 pesos naman ang iminahal ng kilo ng karneng baboy. Kasunod ng pagmahal din ito sa pandaigdigang merkado. Meron kasi malaking peste na nangyayari sa buong mundo. Pati tayo, apektado rin tayo noon. So, pati yung pasok rin ng mga baboy dito sa Pilipinas, kumonti rin dahil mahal ngayon ang baboy abroad. Nagmahal din ang asukal, pero pasok naman sa suggested retail price o SRP o mungkahing presyo na 50 pesos kada kilo. Habang ang naunang pagmahal ng commercial rice, sinisikap makontrol sa pamamagitan ng pagpapabaha ng NFA rice sa mga palengke. Pero hindi pa tapos ang paghihigpit ng sintron dahil simula naman sa July 1. Itataas ang SRP ng ilang brand ng condensed, evaporated at powdered milk dahil sa nagmahal nitong raw materials. Sa ilang supermarket nga, hindi na nahintay yan at June 1 pa nagtaas ng presyo. Yung ibang suppliers nauna na, inabisuhan ng supermarkets, nagtaas na kami. Tsaka lang sasabihin later on ng DTI na hindi naprubahan yung increase. Kaya kanya-kanyang diskarte ang mga mamimili. Pag ako grocery, ganyan, mili ako. Minsan one week na siya kasi pag araw-araw ka rin yung pamasahin mo. Yung lutuin mo ngayon, kung may sobra, kainin mo rin sa susunod. Bibiling ko lang talaga yung kailangan sa bahay, yung mga kailangan ng mga bata. Yung mga hindi na kailangan, sasantabi muna. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.